Tuwing pupunta tayo sa mga tindahan, lalo na kung Chinese ang may-ari nito o sa Binondo ito nakapwesto, ay may gintong pusa na kumakaway. Pero maniniwala ka ba na hindi yan Chinese dahil sa Japan nagmula ang pusa na yan? Dahil ang tawag dyan ay manekineko o beckoning cat sa Ingles. Halina't sagutin na natin ang mga tanong na hindi tinatanong dito sa kultura at kasaysayan. Pero bakit ba ito tinatawag na swerte? At ano ba ang kasaysayan nito? Pero tandaan natin na hindi yan kumakaway dahil ang beckoning sa Ingles ay nagtatawag. Kaya nga nagtatawag siya ng swerte. Kaya alamin na natin ang tatlong kwento na maaaring pinagmulan ng manekineko sa Japan. Simulan muna natin sa Gotokoji Temple sa Tokyo. Noong Edo period o sa mga panahong 1603 hanggang 1868, ayon sa mga historiador ang templo ng Gotokoji sa Setagaya, Tokyo, habang nangangaso ang daimyo, ito isang regional ruler na si Ina Otaka, Lord ng Hikone, siya ay nagpapahinga sa ilalim ng puno habang umuulan. Habang nagpapahinga si Naotaka, ay nakita niya ang alagang pusa ng monk o abot ng Gotokoji na si Tama. Natila tinatawag siya kung kaya lumapit naman siya. At noong nakalapit na si Naotaka, ay biglang kumidlat sa pwesto na pinagpapahinga niya. At dahil doon, nakaligtas siya. Bilang pasasalamat sa pagkaligtas ng kanyang buhay, tinulungan ni Naotaka ang templo at naging masagana ito. At kasabay nito ay tinayuan na isang maliit na shrine ang pusa. Pero may second version yan. Ang templo ng Gotokoji ay sira-sira at mahirap noon. At ang monk ay may alagang pusa. Isang araw habang nadaan ang anim na samurai, ay may pusa upo sa harap ng templo at tila tinatawag sila gamit ang kamay nito. Sinundan ng mga samurai ang pusa dahil na rin sa lakas ng ulan. At sumilong sila sa templo. Kalaunan ng isa sa mga samurai, si Naotaka, ay tinangkilik ang templo at nagbigay ng malaking donasyon dito. Bilang pasasalamat, tinayuan ito ng maliit na dambana o shrine at naging simbolo na ng templo. Ito raw yung rason kung bakit nilalaki sa harap ng pinto ng mga tindahan at restaurant ang mga manekineko upang magtawag ng swerte at ng mas marami pang customer dahil nga sa nagtawag ang pusa ng mayaman at naiahon ang templo sa kahirapan. Sa kasalukuyan, maraming manekineko ang nakadisplay sa Gotokoji. May maliliit at may mga malalaking figurine. At humihiling ng swerte ang mga bisita. Kadalasan ito ay nasa itsura ng Japanese bobtail cat, isang lahi ng pusa na kadalasang nababanggit sa mga alamat at kwentong bayan sa Japan. Sa loob din ng templo nandun ang libingan ni Ina Otaka at ilan sa kanyang mga kapamilya. Iniiwan ng mga tao ang mga binili nilang manekineko bilang alay, ngunit kadalasang inuuwi nila ito. Dinadayo pa rin ang templo ng mga bisita sa loob at labas ng Japan. Pero may isa pang version ng kwento na ito. Mula sa Gotokoji Temple ay pupunta naman tayo sa Imado Shrine sa Asakusa, Tokyo pa rin. Kung saan makikita naman natin ang Marushime no Neko o sa Ingles ay Good Fortune Cat. Ayon naman sa version na ito noong 1852 ay may isang matandang babae na sobrang hirap na hindi na niya mapakain ang kanyang alagang pusa at napilitan itong pakawalan. Ngunit, nung natulog ang matanda, ay nagpakita ang alaga niyang pusa sa panaginip. Sabi ng pusa sa matanda ay gumawa siya ng mga ukit o manika sa imahe nito at magdadala daw ito ng swerte. Kumuha ng putik ang matanda at gumawa ng mga ceramic figurine ang matandang babae sa hawig ng kanyang alagang pusa at pumuweso sa gate ng templo ng Imado. Tinupad nga ng pusa ang kanyang pangako at naging patok ang ceramic na pusa ng matandang babae. Makikita pa nga ito sa woodblock print ni Hiroshige Utagawa na binibenta ang mga nasabing pusa sa isang palengke. Ang ikatlong version naman nito ay medyo malungkot. Ayon naman dito ay may isang geisha na may pangalang Usugomo na mahilig sa pusa. Isang gabi, hinihila ng alaga niyang pusa ang kanyang damit o kimono at hindi siya nagtagumpay na mapigilan ito. Ayon ni Usugomo, masira ang kanyang kimono kung kaya nagpatawag siya ng tulong. Ngunit mali ang interpretasyon nila rito na akala sinasaniban ang pusa kung kaya kumuha ang isa sa mga tumutulong ng espada at pinugutan ng ulo ang kanyang pusa. Lumipad yung ulo ng pusa at saktong nakagat ang ahas na nag-aantay na tuklawin si Usugomo. Nalungkot ng labis si Usugomo sa pagkawala ng kanyang alagang pusa.
Para mapasaya siya, ang isang customer ay gumawa ng ukit ng kanyang pusa na nakataas ang kamay na nagbababala at nagsimula na ang tradisyon ng Maneki-Neko. Alinman sa tatlong kwento na yan na nagpasimula ng Maneki-Neko ay hindi natin masisigurado. Ngunit makikita natin ang swerte na daladala ng pusa sa mga kwento ng mga Hapon. Pero kung ako tatanungin, mas kapanipaniwala ang unang dalawang kwento. Dahil may record una sa painting, ang isa naman sa records ng shrine. Actually, hindi lang yan tatlo dahil maraming variation yan at hindi natin masabi kung alin dyan ang totoo. Ayon sa National Geographic, kung bakit maraming pusa sa Japan at ganoon ang dalang swerte, ay nakasulat ito sa kasaysayan nila, lalo na sa pagkontrol ng mga peste. Noong 1602, nagkaroon ng isang imperial decree na dapat pakawalan ang lahat ng pusa para sa pest control, lalo na sa sericulture community o ang pangangalaga ng mga silkworms, yung silk o yung seda na ginagawang damit. Nang nanghina ang silk industry, na natili pa rin pampaswerte ang mga pusa sa mga negosyo sa Japan. Ayon kay Yoshiko Okuyama, professor sa University of Hawaii sa Hilo, the importance of the Maneki-Neko lies in its mythologized power to bring good fortune to the caretaker. Ayon sa isang Japanese proverb, if you kill a cat, it will haunt your family for 7 generations. Ayon din kay Okuyama, nakabase ito sa paniniwala ng mga Hapon na mapaghiganti ang mga pusa at kung aalagaan mo naman sila, aalagaan ka rin nila. Napansin din ng author na si Catherine M. Ball na napakaraming Maneki-Neko sa Japan, mapaseramic man o paper mache. This image is used as an amulet designed to attract business and promote prosperity. It is to be found at the entrance of restaurants and shops, where with its ingratiating feline qualities and uplifted paw, it may invite customers and bid them to enter. Sinabi din Okuyama na ang mga Maneki-Neko ay nagsisilbing koneksyon natin sa mundo ng mga Diyos. At may kapangyarihan daw na sabihin ang ating mga hinanaing sa panahon ng kalungkutan o problema sa kabilang mundo upang matulungan tayo at hindi lang para sa proteksyon. Sa China naman, may importansya rin ang pusa sa pamamagitan ng Diyosang si Lishu. Hindi pa rin alam kung saan ang tiyak na pinagmulan at paano sumikat ang ceramic na pusa na ito. Ngunit, noong late Edo period, nagkaroon ito ng appeal sa masa. Makikita rin natin ito sa 1852 print na ginawa ni Hiroshige Utagawa, yung nasa Imado Shrine. Ngayon, ano pa ba ang ibang kahulugan ng Maneki-Neko? Kung mapapansin natin, may hawak itong parang gintong oval sa may kanyang kamay. Ito ay isang koban coin na may halagang 1 million ryo na sumisimbolo naman sa wealth o kayamanan. Kapag nakataas daw ang kanang kamay nito, nagtatawag naman daw ito ng swerte. Kapag kaliwa naman, nagtatawag ito ng mamimili. Pero pag sinabi namang parehas na kamay ang nakataas, nagsisilbi ito bilang proteksyon. Ayon sa paniniwala ng mga Chinese at Japanese, ang pusang naglilinis ng kanyang muka ay nagpapahiwatig na may darating na bisita. At ang Maneki-Neko ay hawig ng pusang naglilinis ng muka, kung kaya sinasabing swerte ito at nilalagay ito sa entrance upang i-welcome ang mga nasabing bisita o customer. Meron din itong red collar na may bell na common sa Edo period noon. May bib din ng ibang Maneki-Neko na sabi sa ilang sources ay sumisimbolo sa tradisyon na ginagawa ng mga Hapon sa Panginoon nilang si Jisoo, kung saan sinusuotan nila ito ng bib o apron. Si Jisoo ang protektor ng mga batang may sakit at patay at ng mga babaeng buntis. Nagkaroon din ito ng iba't ibang kulay at nagdala ng iba't ibang uri ng swerte, tulad nila ng kulay ginto. Ito ay dahil sa impluensya ng feng shui ng mga Chinese nang nakarating sa kanila ang Maneki-Neko. Pero paano ba sumikat ang Maneki-Neko sa Japan at sa buong mundo? Hindi natin matitiyak kung paano ba kumalat ang ceramic na pusa sa Japan patungo sa ibang bahagi ng Asia. Pero masisigurado natin na latest invention lang to ng Japan dahil wala ito sa mas malalim na kasaysayan ng Japan at lumabas lang talaga noong Edo period. Ang orihinal na itsura ng Maneki-Neko ay mukhang pusa talaga. Ngunit noong 1950s, hinango ng mga taga Aichi Prefecture ang lokal na ceramic na manika nila
na tinatawag na Okawa Ninyo. At dito na nabuo yung alam nating Maneki-Neko, yung mataba at may malaking mata at muka. Ayon sa isang undergraduate paper sa UC Irvine, lalo pang sumikat ang Maneki-Neko nang ipagbawal noong Meiji period o Meiji Restoration ang mga palik charms o yung mga pampaswerte na bagay sa hugis ng ari ng lalaki na lagi nakikita sa mga yukaku o red light district. Ang red light district ay mga lugar kung saan legal ang prostitusyon o saan nagaganap ang mga prostitusyon. Sa mga red light district, sikat ang mga lucky charms na hugis ari ng lalaki o tite. May mga fertility festival din sa Japan kung saan may malaking ari na pinaparada para sa good harvest at prosperity. At syempre, para na rin sa fertility ng tao, maayos sa kasal, protection sa STD at iba pa. Noong Meiji period o noong taong 1872, pinasa ang Public Morals Ordinance upang mas maging civilized o polished sa harap ng mga Westerners ang Japan. Sa period na yan, nangyari ang mabilis na modernisasyon ng Japan. Ang pagkawala ng mga phallic charms o yung mga lucky charms sa hugis ari ng lalaki ay sumasabay sa pagdami ng Maneki-Neko sa Japan. Mula rito, nagsimula na bilang pampaswerte ang Maneki-Neko na kalaunan kumalat pa sa iba pang Asian communities. Sa Pilipinas, makikita ito sa mga tindahan, mapa-Chinese man o hindi. Hindi pa rin tiyak kung paano at kailan ito kumalat sa malaking bahagi ng Asia. Ngunit, ayon sa Australian Broadcasting Company, nakarating sa Chinese-speaking world ang Maneki-Neko sa Taiwan at Hong Kong noong late 20th century. Sa China o sa Chinese-speaking community, tinatawag itong Zhao Kai Mao. Siyempre may Korean wave ngayon kung saan sikat na sikat ang mga K-pop at K-drama. Ngunit noong 1980s at noong 1990s, sumikat ang kultura ng Japan na tinawag namang Cool Japan Era. Sumabay din dito ang ikalawang migration ng mga Chinese sa Amerika, kung kaya lalong nakilala ang Maneki-Neko. Tandaan, may kasaysayan ang lahat ng bagay, maliit man o malaki, nakikita natin sa loob ng bahay o hindi, lahat ito ay may kasaysayan. Hindi yan mabubuo ng wala at hindi yan magiging swerte ng walang backstory. Kaya tandaan natin yan. Kita-kits tayo ulit sa susunod nating video.